So, wala. Wala pang dumadating na bill eh. Bayad na ba ako? Sa isip-isip ko kanina. Sana huwag tayo malaglag. Mamaya mag-advance na ako ng bayad. Eh, pero nawala lang eh. Dalawang beses eh. Ayan, 8:20 na. Buti nakahabol. Hindi na yan pababayaan ni Lord na ano, mamatay. Okay, anyways, ganito no, gaya nga ng nasabi ko kanina, tumatakbo yung oras, sayang, sana makapasok uli yung iba. Sa totoo lang, yung nakita ko yung ganitong klase ng business, tuloy ko ha, yung nakita ko yung ganitong klase ng business, parang wala na eh. May career naman talaga ako, kasi nga dancer ako, tapos that time kasi nagtuturo, may negosyo ko. Sa may mga may negosyo, may matututunan ka dito. Hindi malaking negosyo, maliit lang kapital ko ng mga nasa 2M lang eh, pero sandali lang naubos. At the same time, nagtuturo ako ng sayaw. Ang tinuturoan ko nun yung South Border, pag mga concert, JR, yung mga ganon ang racket ko. Tapos nung nakita ko, napaliwanagan ako ng ganitong business, wala na, hindi na ako makatulog. Hindi ko alam kung naranasan mo yung hindi makatulog. Ako, hindi ako makatulog nung nakita ko yung business na to. Sobrang baliw na baliw ako. Sabi ko, may ganito palang kitaan. Totoo kaya to? Pero dahil parang ang direct ko na kagad si Press, dahil wala makapag-direct sa akin eh. Palibasa, ang inyong lingkod ay may personality na strong. Parang ganun, hindi ako malapitan ng kapwa ko dancer na invited ako. Kasi mapambara ako eh. Yun ako. Pero dahil si Press, cool na cool lang naman mag-approach. Wala, doon ako nabaliw. Kasi mas gusto ko yung cool na cool kaysa yung binabaliw ako. Pakinggan nyo ako. Kasi yung character eh, no? Oo, totoo yun. May strong personality tayo na tinatawag. Pero para baliwin mo ko, kahit walang wala naman ako, siyempre, lahat tayo ganyan eh. Tinitingnan natin from head to foot. Ano ba itong taon to? Sino ba to? Ano bang ano nito? Ganun eh. Pero dahil ganun pala yung kahinaan ko pag nakakausap na ako ng, alam mo yon, nakakausap na ako ng simpleng tao pala. Doon ko nakita yung weakness ko. Okay? So kasi baka hindi ko alam paano ka napajoin dito. Pag-uusapan natin yan. Pero bibigyan kita ng tips. Sana makatulong ako sa iyo. Sana mag-ano to sa iyo. Kung ma-apply mo. Kung ma-apply mo, baka maging resulta mo. Maranasan mo yung resulta. Nung, alam mo yung word na top earner? Kasi pag sinabing top earner, may pera. May pera. Kumikita eh. May bahay eh. May supercar eh. Nagigets niyo ako. Yung mundo na napasukan mo, yung mundo na kinababaliwan natin, totoo. Eh, nasa tamang kumpanya nga tayo. Baka, yung ituturo kong training, eh, makapag-push sa'yo para lumabas yung potential mo. Okay ba yon? Amazing morning, ha, everyone. Maraming pumapasok. Sige lang, magti-300 na rin naman tayo. Yung experience ko na lang yung binabanggit ko, okay? To tell you honestly guys, may kanya-kanya tayo opinion, hindi tayo, pare-pareho lang tayo may pag-iisip, decision ng mga bagay na
ginagawa natin. Pero minsan, pag-usapan natin, bakit nga ba ganito ang buhay mo? Bakit ganito lang yung resulta mo? Bakit yung experience mo hindi nagkakaroon ng changes na nagkaka-experience ka sa work, sa labas, hindi pa dito sa IM? Kung gusto mo maka-experience sa IM, i-apply mo tong training na to. May experience mo yung buhay top earner. Nung nakita ko networking, hindi ako nagdalawang isip. Nabaliw ako. Baliw na baliw talaga ako. Alam ni Presya. Baliw na baliw ako. Halos ayoko siyang iwan. Kung saan siyang pupunta, Pres, asan ka? Ang tawag ko pa sa kanya, no? Apply na, asan ka? Alam mo yung tao, kulang na lang, natutulog na. Hinahanap ko pa rin kasi gusto ko lagi akong may kausap. Kasi gusto kong matuto. Walang nakakaalam ng karakter ko sa network industry o sa ganitong larangan, kundi si Press. And I remember, nagkahiwalay kami. Kaya kami nagkahiwalay, wala kaming matinong company. baliw na baliw pa rin ako. Nagpaalam ako kay Press. Yan, simpleng kwento lang yan. Pero mahaba yan, pero kinukompress ko lang. Alam ni Press yan. Doon sa dati na ano ko, isang experience din na nag-top 6 kagad ako doon. Naalala ko yun. In-invite ko si Press. Hindi ko makakalimutan yun. Hindi ko makakalimutan yung mga moment na yun. Yung trophy ko, alam ni GM yun sa kanya Press. Inabot ko pa yung trophy sa harapan niya. Kasi pinangako ko sa kanya yun na sabi ko, apply, pangsamantala lang itong paghihiwalay natin. Kasi nga, wala tayong matinong may-ari. Totoo yan. Pero, kahit maghihiwalay tayo, ang lahat ay pangsamantala, sabi ko. Magkakasama tayo uli. Ito na nga, magkasama kami uli. Dito na sa IM Worldwide. Na, totoo talaga yung nabanggit ko. Very powerful ang ating bibig. Ganun yun eh. Kaya minsan, practicein natin yung pag sinabing yayaman ako, yayaman talaga ako. Practicein mo yun kasi sabi ko sa kanya, applying. Basta babalik ako. Basta magkikita tayo. At sa pagbabalik ko na yun, iba na ang buhay natin. Nangyari naman talaga. Pero sabi ko, yung first award, gigil ako nun eh. Yung award, pag sinabing award, kumita ka eh. Alam nyo kung bakit tayo may mga ganyan, recognition. Tandaan nyo to ha. Kaya tayo may recognition para ma-stretch yung capability na meron tayo sa katawan, na meron tayong ilalabas. Sa trabaho nga natin, ginagalingan natin eh. Sige, naging manager ka? Sige, sabihin na lang natin, naging manager din ako, na-experience ko. Okay? Kung naging manager ka, good sa'yo, galing mo. Pero kung naging manager din ako, kasi dati ako manager, nag-Japan ako eh. Naging manager ako sa Japan eh. Pero dito, para rin ako naging manager. Pero naranasan ko kumita ng 300,000 eh. Isang linggo eh. Kung manager ka, sana kumikita ka rin ng 300,000 isang linggo. Tama ba? Nung inabot ko kay Presyon Trophy, nakita ko naman yung ngiti niya. Sabi niya, kuya, good job. Galing mo. Parang ang sarap ng feeling kasi alam mo, kung bakit ko siya in-invite noong mga panahon na yun. Gusto ko makita niya na ina-awardan ako. Tapos talagang sobrang hindi ko makakalimutan yun. Inabot ko sa kanya yung trophy. Kasi siya nagturo sa akin eh. Pero hindi pa malaki kita ko. No? Ang kinita ko lang noon sa loob ng 7 buwan yata. 6 months. Per 6 months ko doon sa dating company ay kumita ako ng mga maliit lang. Siguro kulang less than 650,000. Mga ganun. Kasi bago lang din yun eh. Noong mga moment na yun, yung mga panahon na yun. Basta hindi ko makakalimutan yun. Pero bakit ko kaya nagawa yun? Siguro wala pa naman sa akin yung passion eh. Wala pa yun, yung mga ganun. Yung salitang perseverance, wala pa sa akin eh. Alam nyo kung ano meron ako para maranasan mo. Lalo na kung may maganda ka sweldo. Ano ba yung magandang sweldo talaga? Pag-usapan natin, yan ba ay 100,000? Yan ba ay 200,000 sa peso? Kung ikaw ay nasa ibang bansa. Dapat linggo-linggo ah. Kasi baka nasanay ka monthly. Makakakain na ang pamilya dyan sa 200,000. Maayos-ayos na yan. Ang mga anak mo niyan, may mga load na ang cellphone niyan. Yan. Itong ituturo ko sa iyo,
para mas mabuksan yung kaisipan mo. Baka ito lang ang kulang sa'yo. Kasi ako, nung ginawa ko to, yun na eh. No? Pero Pasko na yun eh, no? Pero nagawa ko, kaya ko sinasabi, experience lang. Eh, alam ko naman, nandito na ako sa IM Worldwide. Pero pag ginamit ko ulito, at sumabay ka, ginamit mo rin ulit, maganda mangyayari sa'yo. Maganda mangyayari sa'yo. Maganda mangyayari sa'yo. Magiging top earner ka. At pag sinabing top earner ka, may malaki kang bahay, may supercar ka, meron kang, sabihin na lang natin, 200,000, sapphire eh, no? Halimbawa, sapphire ka, nagto 200,000 ka linggo-linggo. Tingin mo, okay sa'yo yun? Okay sa'yo yun? Gusto ko kayong tanongin, ha, bago ko mag-start, magsisimula na tayo. Okay ba sa inyo, 200,000 linggo-linggo? Sige nga. Gusto ko lang makita bago ko umpisahan yung first topic natin. Kasi sasabihin ko, ituturo ko para maranasan mo yung ganun. Kasi the last time, tinuro ko na eh. Yung how to do IM business eh, no? So, nagturo-turo na tayo doon na mag-goal setting o mag-invite-invite. Tama, no? Paano mag-close ng business. Tama, no? Sige nga. Gusto kong marinig kung sino sa inyo ang maranasan yung 200 ang kinikita, pinakamababa, linggo-linggo. Kasi kailangan tanggapin mo yung training na to. Naisip ko lang to, nasabi ko, wala akong paghuhugutan, sasabihin ko na lang kagad yung klase ng training, hindi mo maintindihan, hindi mo siya ma-appreciate. Kaya ako nagkwento muna para ma-appreciate mo, gusto mo ba talaga yon? O gusto mo lang? Magkaiba kasi yung gusto eh. Yung wants and need. Nagkaiba po yun. Nagkaiba yun. Gusto ko lang makita. Kung sasabihin mo lang naman, I am lang type mo. Sino sa inyo ang gusto, pinakamababa, 200,000 linggo-linggo? Kasi kailangan dun tayo. May nakakagawa ng 8. Huwag ka malulula. Kasi may nag 800 to 900,000 per week. Tapos tayo, mag-uusap lang tayo ng 200,000 per week. Malulula ka na dyan. May nakaka 900,000 per week. Kaya kailangan, obserbahan mo rin yung sarili mo. Gets nyo ako, guys? Sino sa inyo? Can you please type IM lang? IM yan. Very good. Thank you sa iyo. Michelle. Buti pa si Michelle, naiintindihan yung mga pinagsasabi ko dito. Thank you, PB. Hindi pwedeng gustong-gusto, no? Pakitype po, I am Agnes Puentes, Jen Cruz. Sige, bago na natin simulan. Kasi yung nagkwento lang ako ng konting experience. Hindi, mahaba ang kwento. Pagka kinuwento ko, syempre, mahabang experience yun. Salamat sa'yo, Jen, Margie. Yes, bago tayo magsimula. At least may makita man lang ako, almost 80 piraso na makikita ko nag-IM. Sige, start na tayo. Kasi 350 pa lang naman tayo. Pero dito na, magsisimula na tayo. Sino ang gustong maranasan yun? And I'm sure, medyo maayos-ayos buhay mo, no? Kasi 800,000 ka nun per month. Oh! Grabe ka, idol rin eh. Salamat sa'yo. Mikey D. Guzman! Napasok tayo ng 90s. You're welcome here, bro. Esensya ka na, ha? Hindi tayo tumi-TikTok ngayon, hindi tayo sumusumba. Nagle-lecture lang tayo, nagtuturo lang tayo para lang magkaroon ng kaalaman ng bawat isa. Ako gusto ko i-share naman sa lahat. Pero syempre, merong may ayaw, merong may gusto. Ganun talaga. Sa buhay kasi, kung gusto mo talaga kumita ng malaki, itong training na to ang magdadala sa'yo. Totoo yan. Reality to. Mikey, ikaw ba kasama mo na si Mentor Rene? Huwag kang bibitaw kay Mentor Rene. Welcome here sa IM, pare. Guys, itong ituturo ko sa inyo, kaya ako nakatikim ng ganon. Sinasabi nila, si Drex, grabe, ganda ng buhay. Hindi eh. May nag-aantay pa na mas magandang buhay. Binibigyan lang tayo, binibless lang tayo kasi nagamit ko tong training na to. Then wala na. Hindi na ako, parang ganito. Hindi na ako kayang i-negative. Oh, naranasan ko eh. Naranasan ko, guys eh. Kaya nga kung kakausapin nyo sila top 1 to 10, 1 to 20, Yan din ang sasabihin sa inyo. Nagkataon lang, ako lang yung naka-live ngayon. Guys,
Thank you sa lahat ng mga nag-IM and I'm sure magagagamit mo to. Kaya ako nga sinasabi sa inyo, huminto ka agad akong mag-dance. Kasi that time kasi nagtuturo pa ako nun sa South Border kasi ang racket ko gusto ko concert. Okay, concert. Dahil hindi naman tayo pwedeng, ano, wala naman yung grupo ko dito. Naisip ko lang na habang pinagsasabay ko yung traditional business ko, nagtuturo ako. Pero hindi ko nga makita yung beauty ng future sa pagsasayaw. Dahil nung umalis kami noong 1994, bumalik ako ng 2004, wala pa rin pagbabago. Kaya napadpad ako sa ganito, nabuksan ko yung isipan ko. Sabi ko, why not na ito na lang ang karirin ko? Eh, kaya ko to. Pero, yun nga, hanggang natuto, na train tayo, nabubuksan yung kaisipan natin kasi ako tumitingin ako sa future eh. Hindi sa past eh. So lahat tayo may chance ay umaman. Hindi lang alam ng iba, natatakot lang yung iba. Alam niyo yun, pagsali mo dito sa IM Worldwide, wala sanang masayang. Huwag sana masayang. Yung ituturo ko lang sa'yo, pwedeng makatulong to. Kasi someday magkikita tayo, sasabihin mo, tama ako. Tama ako. Yung hindi ako tama, marami naman tama eh. Kasi yun naman nasasabihin talaga tama eh ng mga top earner. Kasi ito alam din nila to eh. So yung baka sasabihin mo, bakit, kailan talaga ako magkakaresulta? Yayaman pa talaga ako dito? Yan naman yung tanong natin eh. Mabubuhay kami ng pamilya ko dito? Hindi. Hindi kayo mabubuhay ng pamilya mo dito. Kahit lima pamilya mo dito, mabubuhay kayo. Hindi ko sinabi mag-asawa ka ng ano ha, yung pamilya ng kapatid mo, yung pamilya ng mga, alam mo yon, yung buong pamilya mo, iba eh, isipin mo kung kumikita ka ng 200,000, kasi ako naranasan ko 300,000 per week. Kaya sabi ko, 200,000, kaya ng lahat. Kayang-kaya naman ninyo, kahit 500,000, 800,000, yun ang nangyayari kay Top 1. Kaya natin, wag lang tayong mag... Parang ganito eh. Yung iba kasi nalulula eh. Kailangan buksan mo yung kaisipan na magaganap, mangyayari yun sa'yo. Basta susundan mo yun, training, i-apply mo. Eto na, topic number one. Ang title po ng ating training is 4 Pillars. Yun yung 4 Pillars na magdadala sa'yo. Na kapag ka naunawaan mo to, doon ang punta mo. Kaya lang, number one, ano ba yung number one? May siguro, may nakakaalam na iba. Importanteng maintindihan mo, sa buhay, kailangan mo mag-decide. Sa business na to, kailangan mo mag-decide. Kung hindi ka mag-decide para gawin kung ano yung ginagawa ng mga top earner, halimbawa kami, mga mentor, hindi ka talaga eh, hindi ka talaga makakasabay. Pero wag mo muna isipin, eh, magaling na kayo eh, kasi dati na kayo. No! Ako nung nakita ko to, wala akong knowledge. Yung pinaka-upline ko nga, si Press, tawag ako ng tawag dyan. Siguro stress na sa akin, yung kulang na sabihin sa, di ba natutulog to? Parang ganun kasi, baliw na baliw kasi ako. Sobra, alam ni Press yun. Kaya kung makikipagkwento ko kayo kay Press, alam ni Press yun. Kaya lang kami nagkahiwalay dahil walang matinong company. Ngayon, andito na ako sa IM Worldwide and I'm glad, happy ako sobra sa nangyayari sa ating company at sa lahat ng top earner. Nung napanood ko yung video kanina na magkaka-supercar na naman, sabi ko, a big record na naman to for 2021 na talaga marami na naman talaga mamamangha sa ating company. Pero dapat proud ka dahil nandito ka sa company na to. Dahil number one, you have to decide. Yun yung topic natin. Bakit mo kailangan mag-decide? Aminin na natin. Kami nga, dancer, eh. Hindi ako nakatapos, honest. Pero wala akong pinagsisihan. Bakit? Mas maganda pa rin kinikita ko sa mga kasamahan ko, na kasabayan ko, na gumraduate. Kasi nagja-Japan ako eh. I earned 250. Siguro pinakamababa, 170. That was 1990. Yun ang kinikita namin. Pero wala akong maipon. Tambak ako ng sapatos eh. Panay yung bili ko ng alahas, Rolex, yung mga ganon. Panay yung padala sa Pilipinas. Wala kang maipon. Kaya yung mga nasa abroad, walang maipon. Walang maipon. Bakit ko yung sinasabi? Eh dito, nakita natin, sama-sama na ngayon tayo dito sa ating ginagawa, pinagkakaabalahan. Ako talaga hindi ako matutulog. Bakit? Saka na pahinga. 2024 na. 2024 eh, iba na to. Iba na, mahirap ang naghahabol. Ako naranasan ko yan. Kaya nung nakita ko yung networking, wow, sabi ko, wala na to, todohan na to. Tumodo talaga ako.
Ikaw nga, online-online na. Kami noon, wala pa ang mga cellphone noon. Walang camera, walang video, walang FB. Friendster, meron. Hindi ka matututo. Kaya kahit nag-pandemic, nag-lockdown, may chance ka pa rin yumaman. Kaya swerte mo na member ka ngayon ng IM, gawin mo lang ng tama. Pero ano yung dapat mong gawin? Na sana maisip mo, nag-uusap lang tayo. Huwag mo isipin kilala mo ko o mentor mo ko, etc. Part lang siya ng training na kahit sino mag-explain na ito, dapat mamulat ka, alam mo yung maliwanagan ka. Saan? Sa naging desisyon mo. Wala mo ng IM. Wala mo ng IM. Kamusta yung mga naging desisyon mo? Magmula nung 18 ka, nung hanggang pumalo, hanggang umabot ka ng 25 years old, hanggang 30. Wala kang pagsisisihan. Sabihin mo, okay, walang problema. Pero ano na meron ka ngayon? Yung AIDS mo ngayon. Ako wala akong pinagsisihan eh. Kaya sabi ko kahit di ako nakatapos dahil nagja-Japan-Japan ako, wala akong pinagsisihan. That time kasi mainit ang Japan. So talagang umuulan ng pera. Kaya lang pagdating ko ng Pilipinas, wala. Ang bilis lang naubos ng pera ko. Kahit pagsabay-sabayin ko, kahit na anong tumbling ko, sa pagtatrabaho o galingan ko, kung saan larangan, wala. Nag-buy and sell ako ng kotse, pasundot-sundot, wala. May negosyo na kami noon ha. Nagtuturo pa ako ng sayaw noon ha. Ay wala. Wala, kumita ako ng buy and sell, pass break tawag din, yung nakita mo lang tapos ibebenta mo. Kita ko 5,000. Wala, isang kain lang namin yun. Isang kain lang namin sa SM yun, ubos na agad. Ngayon, nandito na tayo sa IM Worldwide. Anong kailangan mo? Number one, you have to decide. Bibigyan kita ng sample, sa labas nag-decide ka. Ngayon, ilang taong ka na? Yung dinesisyon mo na dati, na naging trabaho, baka hindi naman yan talaga ang tunay mong karir. Hanggang napunta ka pa ng ibang bansa, o ngayon, nandiyan ka na lang sa bahay, wala tayong pag-uusapan. Pero, sino ba nag-decide nun? Sino ang nag-decide nun? Baka hindi ikaw. Baka itinula ka lang ng tito mo. Baka sinabi sa inyo ng papa mo, mama mo, ikaw, ang tamad mo, magtrabaho ka nga, magganap kang trabaho, hanggang pumasok ka ng trabaho. Hindi na ikaw nag-decide. Ibang tao na, kaibigan mo, pare, open ngayon. Tatrabaho ka ba? Gusto mo bang pera? Gusto mo bang magkatrabaho? Hanap buhay? Etc. Ang nagdi-decide, ibang tao, hindi ikaw. Ako, kwento lang ha. Nag-aaral ako noon sa FEU. Second year college. Third year college. Huwag na natin banggitin ko anong year. Uso, Japan. Nag-decide ako, sabi ko. Mainit na mainit ang Japan. Tama? Pumunta ako. Wala akong pinagsisihan. How many years ako doon? 16 years ako nagja-Japan. Ngayon, umuwi ako dito. Nakakalungkot, sabi ko sa mga ibang friends ko. Ayaw nyo ng networking? Ayaw nila. Isipin mo yan, tagal ko sa Japan. Pagbalik dito, ako pa yung open-minded. Siguro ang kaibahan lang, nasanay akong gusto kong kumita. Kasi, galing ako sa wala. Wala kami. Ang pamilya namin, wala. Pero okay lang naman kumakain naman kami. Nararanasan ko lang walang merienda. Minsan walang almusal. Kasi nagtatrabaho para yung mother-father ko na talagang paglabas. Ang balik noon, gabi na. May nakaluto lang na tanghalian. Pero minsan walang merienda, walang almusal. Naranasan ko, mahirap buhay. Hindi ako mayaman. Kaya siguro ganun yung, alam mo yon, hindi ako pinanganak na mayaman. Wala akong kutsarang ginto. Oh, platinum dyan or silver. Wala. Nag-decide ako na kailangan ko mag-abroad. Kaya nung pag-uwi ko dito, nakita ko pa yung networking na maraming yumaman. Sabi ko, pag to ginawa ko, aalis ako dun sa kung ano yung pinagkakabisihan ko kasi nakakarinig ako ng mga simpleng training. Kung gusto mo talaga yumaman daw dito, mag-decide ka. Ano yung decision? Yung firm na firm. Wala makakapigil sa'yo para mag-grow yung para magbago buhay mo o mag-grow ang buhay mo. Sa buhay o mag-grow ka. Kasi kung hindi ka magdi-decide, sino magdi-decide? Kaya yung mga nakaka-achieve ngayon, kung ano merong achievement dito sa ating company, nag-decide yun. Tutulungan lang kita. Wala akong sinabi magaling ako. Ang sinasabi ko, yung part ng training, ang tao dito kapag nagdi-decide, huwag tayong magtaka kung bakit may maganda siyang buhay ngayon, bakit siya naka-supercar, bakit ganun ang bahay niya ngayon. Isa lang ang nagdala doon, desisyon. Ngayon, kung gagawin mo ang IM Worldwide ng paa, pag gusto mo lang gawin, hindi siya ganun. Mamili ka kung ano ang gusto mong kitain.
kaya nga tayo may rank up, or alam mo yon, may mga ganyan-ganyan tayo, di ba? System siya ng company, dapat nakatuon ng pansin mo doon. Paano ba yon? Paturo ka na sa mentor mo. Kailangan gayahin mo at kopyahin mo kung ano yung turo lang sa iyo ng mentor mo. Kung kayo nakakapakinig kay BP, kay GM, kay Press, kung ano ina-advise nila, bakit hindi mo pagawin? Marami lang sa atin kung bakit may decision na sila, minsan nakapag-decide na sila, kaya lang mabagal ang resulta nila. Ulitin ko ha, it's all about decision and topic. Pwedeng umuo ka, pwedeng sinabi mo sa sarili mo, wala kang kausap, sa sarili mo lang. Nagagawin mo ito talaga. Pero sa totoo lang yung everyday mo, yung routine mo everyday, hindi mo nakikita. Walang ibang mag-check niya kundi ikaw eh. Hindi ka kaya i-check ng lola mo dyan. Wala naman siyang alam sa pangarap mo. Alam mo may yumayaman dito sa ating company? Alam mo madali lang makuha dito yung bahay, supercar, etc. Bakit di ka mag-desisyon? Sa labas nga, nag-desisyon ka. Ano ba binigay sa iyo nung career na yun? Walang masama doon. Data ay dumaan magtrabaho eh. Pero lagi mong iisipin, ano ba yung naging decision mo nun? Nagawa mo naman. Yun lang pala yung fulfillment mo. Walang problema. Pero nung nakita mo ang IM Worldwide, nag-ibang bigla. Pero paano mo masusustain? Paano mo mapapanghawakan na kaya mong kitain yung kinikita ng mga nagsimula ng IM? Dapat wag mong babaguhin. Kasi sila nag-share, nakakapakinig ka ng mga salita nila, nasa YouTube sila. Pero syempre, nag-decide lang din sila. Kalimitan ito yung sakit. Nag-decide na nga, okay na. Wala nang problema, gigil na gigil na. Kaya nga may training tayo about belief, attitude, commitment, yung mga ganun, something-something na yun. Pero yun ang bumabasag, yung mga word na yun, sa salitang decision o decided ka, o decide. Dapat mag-decide ka na kung yayaman ka, very firm ka dapat sa puso mo, sa isip mo, na alam mo sa sarili mo, ikaw ang magbebenepisyo, hindi ibang tao. Number one, syempre, hindi ka dapat nakikinig sa iba. Lalo na kung hindi naman nakaranas ng magandang buhay yun, yun ang mga nagsasalita sa iyo. Kapapaniwala dyan sa mga training na yan, si ganito, sige. Ikaw yan eh, ikaw yung nakikinig ngayon eh. Ako, hindi ako naiinggit kay Top 1, sinabi ko yan kanina sa closing. Ba't ako maingit kay Top 1? Ingit na ingit ako. Yun ang baka gusto mong marinig, yun, no? Bakit? Wala namang masama. Basta maganda hangari mo. Naiingit ka sa resulta niya, gagayahin mo kung paano niya ginagawa. Ako, bilang mentor, ha? Nag-adjust din ako. Iba kasi ang IM. Tapos, nung online na, pumasok na, magmula last year, nag-lockdown, nag-adjust ako. Kaya na-hit ko yung 1 million. Kasi kung hindi ako mag-a-adjust, walang mangyayari. Pero, pag-usapan natin, nag-decide ako. Sabi ko, nung nag-lockdown, hindi naman ako onliner. Sabi ko, kailangan kong mag-adapt. You have to decide na gawin yun kung ano yung ginagawa ng mga onliner. Kaya alam nyo, makikita nyo my day ko, walang patid. Pero yung my day ko, very productive yun at very active yun na talagang totoo nangyayari. Kasi bakit? Di ko naman pwedeng dayain. Nag-decide ako na onliner na ako ngayon. Nag-decide ako na gusto ko marating kung ano yung narating ni Top 1. Kaya tinatrabaho ko siya. Kaya nga pati offline, pinapatulang ko. Nagtotok kami kahapon. Ilang tinok namin. Alam nyo guys, buksan mo yung kaisipan na pag ginawa mo to, dapat walang makakapigil sa'yo. Ang pumipigil sa atin minsan, yung dati nating ugali. Yung sakana. Sakana lang muna. O yung tinatawag na procrastination. Yung minsan tayo, magaling lang sa umpisa. Hindi ito ganun. Pag nag-decide ka, gawin mo na. Ngayon, paano mo magiging... May training eh. May training na tinuturo ang bawat mentors sa IM page dito. Tapos meron pang YouTube, meron pang Zoom. Meron pa nakikinig ka. Minsan nagsishare sa Zoom nyo. Kung may grupo kayo, may nagsishare pa sa inyong ibang top. Ay nako, wag mo nang ibahin. Please, ako nakikiusap sa inyo, ha? Dito sa negosyong to, tanggalin mo muna kung saan ka magaling. Tanggalin mo. Kasi kahit naka-decide ka na, kapag
kinukot, alam mo yung kinakamot-kamot na naman yung utak mo ng attitude mo, nung belief level mo, na nakinig ka na naman, ang sabi, mas maganda kung ganito tayo, mas maganda. Alam mo, basic lang. Pag sinabing basic, mag-invite. Nung nakuha mo yung package mo, hindi pwedeng sinabi, huwag ka na mag-invite, walang sinabing gano'n. Nakapag ka, nakapag-just for you ka na, lima, apat, o yung iba nga, o nakakasampu na. 10 gold. 5 jade, tapos yung 17 silver, hindi mo ma-imagine yun. Dapat gayahin natin yun. So, ang point ko, yung naka-decide ka nga, pero kaya kang laruin ng attitude mo, naku po. Kasi pag sinabing decided ka na in a way na doon na ang punta mo, naiayaman ka. Pero, wala kang babaguhin na kapag kami nag-share, pakinggan mo. Kasi marami ganito, no? Bigyan ko kayo ng idea. Marami nakapag-decide. Pero nung nakarinig na ng mga negative, na walang kwentang negative, hindi negative sa company, negative in a way na gusto lang siyang, ano mo, pahinain ang loob. Maraming taong ganyan, hindi na nga member. Ganun pa magsalita, nakikinig ka doon, hindi nga member. Hindi niya nga naging nagawang maging successful sa kung ano man larangan ng taong yun. Tapos makikinig ka, iba naman ang ginagawa mo. Makinig ka kung yung tao, bilyonaryo. Tapos tuturuan ka, maging bilyonaryo. Walang problema dyan. Mag-decide ka na, sa kanya ka na sumama, bilyonaryo pala siya eh. Pero kung ako, mas mahirap pa sa daga, yan nagsasalita sa'yo. Huwag ka nakikinig. Please, nakapag-decide ka na, dapat very firm ka, panghawakan mo. So, willing to learn ka na, willing to apply ka na doon sa lahat ng mga natututunan mo. Humataw ka lang. Hindi ano eh, walang sikreto doon eh. Sinasabi lang yung salitang hataw, tumrabaho ka. Pag sinabing hataw, dapat higit. Halimbawa ako, although naka-experience ako, nakumita ng ganun, hindi ko kalaban yung mga top 1 to 10. Hindi eh. Ang kalaban ko, sarili ko eh. Na mabit ko uli kung ano yung ginawa ko nun. Eh, nangyayari, in a way na nagagawa ko step by step. Okay? Nag-start ako dito, ako mag-isa. Ngayon po, 1 year and 4 months, 5 months, 1,000 plus na ang tao ko. Hindi ako magaling. Ibig sabihin yung naging downlines. Kasi pinipilit ko sumunod sa kung ano yung sistema ng IM family. No. Alam mo yun, may tinatawag tayo IM mentality, no? Totoo yun. Sumunod ka. Pero pag nag-decide ka, dapat hindi yan kayang nakawin ng kahit sino sa'yo. Kaya nga maraming sumali, nakapag-decide, tsumeke, huminto pa nga eh. Ay nako. Maniwala kayo sa akin. Yung decision na yon, kailangan panghawakan mo. Kailangan yung walang makakapigil sa'yo. Kung napanood nyo yung ano, ang ganda na, no? Sa Pursuit of Happiness. Galing na, no? May pangarap ka? Sabi sa kanya ng tatay niya, di ba? Ni Will Smith. Kapag may pangarap ka, panghawakan mo. At huwag kang papayag na may magsasabing hindi mo makukuha. Period. Parang ganun, no? Parang ganun yung pagkakasabi. Marami sa atin mahina sa ganun eh. Mataas ang pangarap, pero pag nakarinig na ng mga wala na, hindi na nga member yung nagsalita, panigatiban lang yung mga sinasabi, may decision ka na dapat mong panghawakan para sa pamilya mo, para sa pangarap mo. Kasi ang pangarap ng bawat tao, nandyan lang eh, nakaabang lang eh. Pero syempre, wala namang madaling kunin doon. Hindi naman, wala namang sinabi, andyan na nga, tapos kukunin mo na lang. Kukunin mo siya, pero may dadaanan ka lang. Ano yun? Yung mga dapat mong iwasan na tao, a-attend ka ng training, apply mo lang. Alam mo yon, kailangan dumaan ka sa proseso. Wala kasing shortcut. Huwag natin pilitin gumawa pa ng sariling sistema. Ang decision mo, magawa. Hindi kasi yun dahil yung pangarap, andyan lang. Yung decision mo sa sarili mo, nasusundan mo step by step kung anong ginagawa ng mga top earner. Nag-online ba sila? Yes, nag-online sila. Nag-i-invite ba sila? Yes, nag-i-invite ba sila? Yes, tama. Alam mo yun, nagme-maintain ba sila? Yes, nagme-maintain sila. Inaasikaso ba nila yung mga napapasali nila? Tinutulungan ba talaga nila? Yes. Come on guys, alam niyo yun, naririnig niyo yun pagdating sa mga ganong klase ng training. Kaya lang, yung decision natin minsan, bakit nga ba nawawala? Bakit ba nakikinig ka pa sa iba? Lalo na kung ang nag-a-advise sa'yo ay nakagawa
yung mentor mo, halimbawa may resulta, may check 100,000, 80,000, makinig ka, nagawa niya nga eh. Minsan yung desisyon, hindi nila kinakaya kasi alam mo kung bakit? Although yung ibang tao na kilala ko, matatalino na yun ha, sa sobrang talino, gumagawa ng sarili pang sistema. Ay naku guys, ang desisyon mo dito, yayaman ka, ang desisyon mo aralin kung paano yung, nagigets nyo ko, step by step, mag-i-invite pala, mag-maintain pala, kailangan may yung menuhaw ka sa product knowledge, marunong ka rin pala dapat magpaliwanag. Wala namang mahirap dun guys. Wala naman, hindi ka dapat maging parang dinumero dito. Makinig ka, magtiwala ka rin sa tao nag-invite sa'yo. Minsan kasi may ugali ang tao eh. Na porque alam niya, minsan pinaiiral nila yung akala nila magaling sila. Pag ikaw, nandito ka sa IM World, walang magaling. Gawin lang natin yung tama, mag-invite muna tayo, mag-maintain tayo, atin-atin tayong training. Hanggang sa after, dapat nga, kung mabilis ka, dapat. After 3 days, 5 days, marunong ka na mag-marketing plan kasi negosyo mo to. You have to decide, i-push yung sarili mo na gawin kung anong ginagawa. Kasi nga, wala daw yung mama na hindi marunong maglatag. I-decide mo na yan. O, ayan, namumulat ka. Ay, ganun ba yun? Kala ko, mag-i-invite lang sa Zoom. Eh, paano kung hindi available sa Zoom? Halimbawa, biglang, disgrasya, aksidente, nakita mo yung friend mo sa labas, nagkita kayo sa labas na may binili ka, na-meet mo, o na-aksidente, nag-chat kayo. Ihintayin mo pa yung Zoom, eh, bukas pa yung Zoom, kung madaling araw kayo nag-uusap ng friend, eh, kung marunong ka na magpaliwanag. Kaya ngayon pa lang, i-decide mo na, nagagawin mo ng tama ang business. Dahil ang dinesisyonan mo dito, makuha yung pangarap mo. Gets nyo ako? Kasi kung aasa ka na makuha yung pangarap mo, tapos ang gusto mo, may tagapagpaliwanag lagi, sayang yung mga tao, na minsan na-aksidente, wala sa oras, andyan na, ayaw natin mag-decide, ano, para bang gusto natin mayroon pang tagapagpaliwanag. Dapat aralin natin yung business natin. Mag-decide ka na mag-aaral ka, a-attend-attend ka ng training. Huwag ka nagsasawa. Gusto mo, marinig mo uli next week tong topic na to. Bakit? Kailangan mo marinig para ma-master mo siya. Hindi porque narinig mo sa akin ngayon to. Alam mo na kagad ang gagawin mo bukas. Pwedeng magkamali ka pa, may nakalimutan ka, medyo na iba, parang mga ganon, something. Tapos atin-atin hanggang ma-master mo siya. Hindi mo na mamalayan sa susunod. Pag may tao ka na, kaya mo na magsalita. Kaya mo na magpaliwanag. Kaya mo na mag-training. Come on guys. Sa buhay, desisyon ang nagdadala. Marami kung bakit unsuccessful. Yun ang desisyon nila. Ang ano, ang makinig sa iba. Eh dito, pare-pareho tayong IM. Nagsasalita si Top 1. O ang may-ari, ang board. Yun na yung sinasabi niya. Walang sikreto. Sasabihin, mag-invite lang. Mag-maintain kayo. Yun lang naman, basically. Yun ang madalas natin. Sana lang matutunan nyo kagad na mas maaga ang magturo, matutunan na mag-explain. Yung mga ganun-ganun. To follow na yung kung paano mag-handle ng tao. Dahan-dahan matututunan mo. Pero kailan mo gagawin yung mga bagay na alam mo pa lang yung pangarap ng mga top earner dito ay pinapangarap mo. Tanungin mo yung sarili mo, pareho na ba kayo ng ginagawa? Kasi sila naka-decide na. Sa mga nagtatrabaho, hindi ko po kayo pinai-stop magtrabaho. Wala tayong topic na ganun. Pero, pag ginawa mo ba, tinuloy-tuloy-tuloy mo ba yung trabaho mo? Meron ba nag-aantay na malaking bahay? Mayroon ba? Ma-achieve mo o makukuha mo ba? Mahahawakan mo ba yung supercar? O sabihin na lang natin isang kotse na simple. Kasi pag nagkukwenta tayo dito ng mga supercar, nakakabaliw. Pero pagtatrabahuhin na, yan ang problema ng ibang tao. Hindi sila makapag-desisyon. Dumadating sa time, bukas iba na naman. Pag nayaya lang sa iba, alimbawa, manood ng Netflix, maglaro ng ML, yung mga ganyan-ganyan, nawala na yung desisyon. Nag-desisyon yung iba. Niyaya ka eh. Yung desisyon niya, sinundan mo. Teka muna. Kung gusto mo mabago buhay mo, kung gusto mong yumaman, unahin mo yung desisyon ng puso at isip mo na yung tumakbo sa'yo kung anong kinabaliwa mo nung sumali ka dito. At wala muna. Saka na yung mga ganun. Ay, come on. Hindi naman mawawala yan. 3 years lang. Sasama ka sa amin ng diretso. 3 years lang. Todo.
Yung mga seryoso tuloy na nag-decide, kumita na tuloy. Madali lang ang 1 million, mag-decide ka. Madali lang ang 2 million, kasi after 1 million, 2 million eh. Mag-decide ka. Para hindi mo na nararanasan yung lagi kang bitin, nagtitipid kang kuryente, kahit init na yung mga anak mo. Na kahit na, alam mong gutom na gutom, alam mong may ganyan sa pamilya, gutom na gutom, kahit kakakain lang ng tanghalian, marami tayong ganyan. Kakakain lang, nagugutom ka na naman. Huwag na natin hayaang umabot sa ganun. Kung bakit lang tayo nakakaranas ng ganun, huwag na natin sisihin. Tapos na yung nakaraan mo eh. Tama, ako, kinakalimutan ko na yung nakaraan ko, bago to, nag-a-adjust ako, pero gawin ko ng tama kung anong ginagawa nila. Tapos nagtatanong-tanong ako dyan, kala Diamond. Diamond, baliwin mo naman ako. Tapos pag nakapakinig ako ng kwento nila, inspire na inspire ako. Kung kayo na-inspire din, umataw ka. Kausapin na kagad. Kung mausap na kayo ng tao, nagsasayang, tingnan mo ha, mag-decide ka, this time ha, bigyan kita ng konting kaalaman ha, FB ka ng FB. Gamitin mo naman si FB. Bayad ka ng bayad ng data, ng wifi mo buwan-buwan. Pero hindi nag-generate ng income. I-decide mo ngayong araw na ito na yung FB magmula ngayon sa iyo ay ginto. Ano yun? Mag-generate siya ng income. Isa yun. Mag-decide ka na dapat kakausap ka araw-araw. Tayo kasi ang hilig natin mag-ubos ng oras sa hindi tayo. Alam mo yung wala ka naman mapapala. Gusto, alam nyo ba kung bakit tayo lahat nandito? Gusto natin kumita. Gusto natin mabagong buhay. Merong gustong gumaling, sumigla, lumakas ang pamilya, walang problema. Pero yung kitaan, yung usapang gustong kumita, ma-achieve yung kung ano yung na-achieve ng ating mga top earner, eh sila naka-decide eh. Tapos ikaw ayaw mo mag-decide, tapos naiingit ka, tapos nababaliw ka. Oh, no, hindi mo man sinasabi ngayon yan sa sarili mo. Aminin mo sa sarili mo na gusto mo kung ano yung buhay na meron sila. Basta ang kaibahan nyo lang, tanda mo, sila naka-decide na. Kaya kung ako sa iyo, mag-decide ka na, nagagawin mong seryoso ang IM, simula sa paghawak mo ng cellphone na kapag nakita mo ang Facebook, dapat pala nag-generate ng income sa iyo ang Facebook. Sa tuwing makakakita ka ng kakilala, hi, hello, syempre, kamusta muna? Hindi yung lalatagan kita agad. Pag malatagan sa wall mo, ha, baka doon mo ipakita yung marketing plan. Gagamitin mo na ng tama ang Facebook, kumbaga, yung hindi mo ginagawa dati na dapat nakakakuha ka ng prospect, 3 to 4 people na kinakamusta mo araw-araw. Gawin mo ng tama yung business. Business to. Tandaan mo to, hindi ko lang to business. Business mo din to. Yun ang ibig ko sabihin. Kung may mga nakadecide na nakakabaliw na portion dito sa kumpanya na to, sa ating company, gayahin natin. Huwag tayo mag-imbento. Nasaka na lang, sa sarili pa lang natin, hindi na natin ma-decide, utusan yung sarili natin. Yung pa naman yung pinakamahirap mangyari sa buhay, yung inuutusan mo yung sarili mo. Ayaw mo mag-post sa FB. Ayaw mo mag-invite sa FB. Ano ginagawa ng FB mo? Panay silip mo lang dyan sa kung ano-ano. Gawin mo siyang kapaki-pakinabang. Yan ang ibig ko lang sabihin. Ngayon pa lang i-decide mo na. Kasi bakit ko ina-advise yan sa inyo? Kasi nga, ako, hindi ako onliner. Hindi ako masyado ma-post. Pero itong past 8 months ko, wala akong ginawa kundi mag-post. Doon ako nakakakuha ng prospect. Ayan, nasabi ko na tuloy. Wala na ako sikreto. Tama ba? Gamitin natin ang tama ang FB. Kaya makikita mo, yung my story ko. Wala yan, mapapagod ang mata nila dyan. Ayaw mo? Okay lang. Meron na namang kakagusto. Ba't may naglalike hanggang 400 eh? Pinakamababa nga, 180 eh. Gawin mo rin. Online ngayon eh. Wala magsasabi bukas wala ng pandemic. Pero kailan kakikilos? Kailan mo gagamitin ng tama ang Facebook mo? I-decide mo na seryosohin mo ang ating negosyo. Ang IM Worldwide, seryosong ibigay yung pangangailangan mo ng buong pamilya mo. Pero kung hindi ka naman seryoso, malabong mangyari.
ang dami nagkakakotse. Ang ganda nung ilalabas na kotse. Grabe, guys. Grabe. Gumaganon yung pinto. Boom. Grabe. Nababaliw ako. Tapos ikaw, ganun lang yung pananaw mo sa negosyong to. Dapat lahat tayo baliw. Kahit nasa ang bansa ka pa, dapat baliw ka dito. Huwag kayo na hurt ha, yung mga lalo na yung nasa ibang bansa ha. Gusto po namin tulungan kayo na makaisip kayo, makauwi na rin kayo dito. Kaya dapat seryoso. Tanungin mo yung sarili mo, kailan ko ba gagawin ng araw-araw talaga? Araw-araw, kung ikaw eh nagtatrabaho, mga advice ko, dapat meron kang 4 to 5 hours a day. Bakit? Hindi ka naman 20 hours nagtatrabaho sa trabaho mo. Baka nga online ka rin, nasa bahay ka lang, baka encoder ka lang or ano. Tapos hindi sasabihin mo, hindi mo magagawa to. Come on, guys. Ang mahirap yung sa huli ka magsisisi na hindi ka kagad nag-decide, naghahabol ka ngayon. Kaya ngayon pa lang sumabay ka na. Yung desisyon, tandaan nyo, hindi siya simpleng topic. Diyan maraming nasira ang buhay. Hindi yun habang nag-IM ka. Marami, nag-decide. Lumipad ng ibang bansa kahit hindi naman dapat lumipad. Pagdating doon, hindi na swelduhan, napariwara. Yung iba nga, pagbabae, di ba, minolestya pa. Pagdating doon, alam mo ba sa Amerika, ang daming nasa Amerika, dito graduate, pagdating doon, iba ang trabaho. Aminin nyo yan. Come on, guys. Alam natin yan, ng bawat isa sa atin. Nagiging parawara. Yun yung desisyon natin. Wala naman tayong ano doon. Tapos na yon. Ang sinasabi ko lang, minsan nakapag-desisyon ka na sa buhay mo, kaya yung naging buhay mo, ganun. Pero dahil lang I am worldwide, ine-educate tayong lahat, hindi lang to pera. Ine-educate tayo na i-align yung utak natin na makapag-desisyon na tayo this time. Sino may ayaw ng magandang bahay? Sino may ayaw na may dalawa kang SUV at may dalawa kang supercar? Masama ba apat sasakyan mo? Ako nga, naging pito pa eh. Masama ba yun? Oo, pito. Doon sa lugar namin. Napagkama lang ako, drug lord eh. Binenta ko na lang. Tama na yung apat. Sabi ko, hirap pala mag-maintain. Ang point, walang masama. Ibibigay lahat tayo. Nako, napakabait ni Lord. Ibibigay lahat sa iyo na worth it kang bigyan pala dapat. Kasi tayo nagmumuni-muni. Baliw na baliw sa una eh. Naka-just for you lang. Naka-give me 5 isang beses. Ayaw nang tumuloy. Umaasa na doon sa mga tao. Mag-decide ka, guys. Hindi lang to Facebook. Hindi lang to sa pansarili. Mag-decide ka, tutulungan mo sila. Tulungan mo sila. Pag ayaw dahil sumali lang, hanap kagad ng iba. Kaya malinaw ah. May mga sumasali kasi sumali lang. Nakulitan sa'yo. Mag-decide ka na gagawin mo dahil nakatingin tayo sa pagiging top earner. Dapat doon ang tingin. Pag sinabing top earner, doon may pera eh. Ano ang trabaho ng mga yon? Dahil nga nakadesisyon sila, gagayahin lang natin. Wala tayong gagawin pang sariling sistema na naman. Huwag na. Invite ka dyan. Maintain ka dyan. Attend training dyan. Pag nakikita mo, yung tao na yun, sino man yung ina-idol mo dito sa ating company, observe mo siya sa Facebook niya. Ayan ha, binibigyan ko kayong idea. Kaya lang, utusan mo yung sarili mo na gawin mo ngayon. Kung gusto mo talagang yumaman. Obserba mo paano siya gumawa activities niya. Gano'ng ka-productive yung buong team niya. Ano kaya style nila? Minsan makinig ka sa training nila. Minsan nasa YouTube lang siya, nasa IM page siya. Ang daming way para mabilis mo makuha kung ano yung kaalaman na sa mga pinagbababanggit ko rito. Hindi ko naman... Isang topic kasi kaya ko magsalita 2 oras. Masasayang naman, may 4 tayong topic o 1 oras na o, kasi nga nag-down kanina pero naka 40 minutes na ako, mahigit. Isa pa lang ibinabanggit natin. Tinutulungan kasi kitang mag-decide. Kung hindi ka mag-decide, sino mag-decide para sa iyo? Kailan mo pa kukunin ang pangarap mo? Guys, ano tayo? Gising tayo. Lalo na yung mga medyo matagal na. Kung bago ka pa lang, gawin mo ng tama yung negosyo, makinig ka sa mentor mo. Huwag kang hihinto umatin ng training. Yung production mo, araw-araw mag-invite ka.
Gusto pala natin yung buhay na meron sila. Tanong dito, ano kaya yung mga ginagawa nila? Eh wala naman silang ginagawang magic. Nag-i-invite lang din sila. Nagpe-present sila. Lahat yun. Huwag kang mapapagod sa ginagawa mo. Along the way, sa simula, hindi ka marunong. Pag ginagawa mo na siya ng 2 months, 3 months. Kaya nga meron tayong training na 90-day burn. Doon mo naman malayan, sasabi mo tama kami. Kasi gawin mo siya ng tama hanggang sa makabisado mo. Kasi hindi ito yung ngayon mo lang narinig. Nung hindi ka na nakapagpasali, ayaw mo nang tumuloy. Hello? Tapos asan yung decision mo doon? Teka muna, ang topic, decide. Ang sabi mo, gusto mong yumaman. Gusto mo kung ano yung nangyayari kay, tama ba, kay top earner. Pangarap mo kasi, nakuha niya na. Yung mga yun, hindi humihinto yun. Araw-araw yun. Kahit yung top 1, nagdidirect pa yun. Minsan buksan nyo yung isip nyo na tama ba nating ginagawa ang IM? Nakapag-decide na ba talaga tayo? Nayayaman tayo? Decided na ba tayo na yung mga na-advise ko? Pwede mong gawin, pwede hindi. Ah. Meron kayong style, okay lang yon. Ang sinasabi ko, gamitin mo na tama yung FB mo. Apply mo na lahat ng naririnig mo na alam mong tama naman sa pananaw mo. Kung meron kang hindi nagugustuhan, okay lang naman yun sa mga nasasabi ko. Pero kung may nakukuha ka, sulat mo, apply mo na agad. Pangarapin mo yun. At trabahuhin mo yun. Ang desisyon, marami ding nasisira dyan. Kapag nag-decide ka na, wala nang pabago. 100% mo na. Dito ka yayaman, mangyayari yun. Ngayon, nag-uusap tayo. Hindi ka naman kagad makaka-decide. Pero, bago ko do sa next topic natin, no? Pwede ko bang makita yung sino yung decided na? Can you please type decided? I am decided. Ibig sabihin, napayaman ka. O, eto na, nakita mo na. I am decided. Kumbaga, tapos na. Naka-decide ka na eh. Hindi pa man to tinitrain, naka-decide ka na. Ako kasi, nung nakita ko yung ganito, decided ako, kakaririn ko. Kaya kinarir ko. Naranasan ko. Yes, thank you, Mark Jun Singson. Sige, tuloy. Tignan natin, ha, kung sino yung mga seryoso. Kasi hindi naman lahat ng umaatin seryoso, eh. Di ba? Jaco, thank you sa'yo. MC Jaco, Agnes, thank you. I am decided, ha, yun lang po isusulat natin. Salamat sa'yo, Elias. Yes, Cargo. Yung decided siya, kasi iba natatakot. Wala naman masama sa ginagawa. Hindi naman nakakapagod ginagawa natin. Kakausap lang tayo ng tao. Tapos magugulat ka after 3 years, yung mga nag-decide, iba na buhay. Tapos maghahabol ka ngayon. Thank you sa inyo, Chris, Jen, Margie. Yung gusto ko lang makita. Oh, Kat, thank you. I am decided, Marlene. Kasi dapat ganun tayo sa buhay natin. Thank you, Lolit, Elenita. Sige, bago ko sabihin itong pangalawa. Idol, Rene, hindi na ako magtataka sa'yo. Naka-decide ka naman eh. Hindi ako magtataka dito. Naka-ano to eh. Supercar to. Soon. Papasya lang kita dyan sa Bulacan. No? Tapos pupuntahan natin yung mga ibang friend natin. Naka-top down tayo pareho. Habang nagwawali sila ng mga tuyong dahon. Papasyalan natin sila. Good sa mga yung decided na. Kasi hindi ka kailangan i-push ng training na to. Sa buhay kasi, dapat meron tayong pang-sarili. Ang dami na natin naging desisyon. Na iba nga buhay mo. Na mali. Tapos ito pa pagyaman, babaguhin ang buhay ng buong pamilya nyo na para maging maayos. Hindi ka... Alam nyo, baka magpaulit-ulit na... Oh! Nanonood tuloy si Odessa. Tagal ko na in-invite to eh. Mismo. Yes. Yan. Ang sarap, no? Papasyalan mo yung mga friends mo. Pag ikaw nag-decide ka, mararanasan mo. Maniwala ka, eto, napaka-effective na itong training na to. Sobra to. Sobra tong training na to. Kaya nung nabago buhay ko dito sa ganitong klase ng larangan ng business, iba to. Marami akong natulungan. Doon ako masaya. Yung pananaw ba? Sa mga nag-I am decided, thank you so much. Soon, mga gaganap na yung inaantay mo na gusto mong buhay. Kasi hindi lang siya training eh. Kasi yung company nakakreate ng maganda sistema, kaya swerte tayo. Diba? Alam niyo po, sa totoo lang ha, maraming gustong yumaman.
pero sa maling paraan. Nakakreate ang ating company na hindi mo kailangan ganun. Kasi ang maganda sa ganitong business, marami ka natulungan na kahit ako, iharap mo ko sa isang mayaman. Hindi ako na-amaze. Kasi tanong ko lang naman doon, ilan kaya natulungan nito? Tama? Iba kasi itong mundo natin eh. Maraming natutulungan. Kaya naranasan ko yung tumulong at nakatulong tayo. Ibang level. Akala ko dati, pag nagne-networking ka na, nawawala yung mga ibang friends mo. Ayaw ka replyan. Kahit anong PM mo, ayaw rumiply. Hindi naman ibig sabihin na ayaw na nila. Baka hindi mo lang na-timingan yung mga something na ganun. Pero, nung naka-decide na, listen ha, nung naka-decide na ako, sabi ko, magaganap to at mangyayari to sa akin. Kaya kung ano yung meron ako naging buhay ngayon. Tagal ko ng decision yun. 15 years ago ko pang decision yun. Kaya wala akong pinagsisisihan. Okay, nakakabalik ako ng Japan, isang buwan ako doon, sarili mong gastos, namamasyal ka lang. Yung mga something na ganun, kaya nangyari yun kasi dinesisyonan ko siya. Tandaan nyo, ang desisyon sa buhay, minsan magdadala yan ng kapahamakan, pero magdadala yan sa tagumpay. Dalawa lang naman eh. Dalawa lang naman. Kung gusto mo matagumpay na buhay, marami tayong matulungan, ito gawin mo. Pero yung kung pang sarili lang naisip mo, kasi hindi na uso ngayon yung yumaman ka sa sarili mo, walang ganun. Illegal, meron. Pero sa ginagawa natin, buksan mo yung kaisipan na tayo, marami tayong tutulungan tao dito. Kaya gigil lang gigil ako sa negosyo natin. Bukas, may mga kausap ako. Grabe, no? Imagine nyo na lang to bago ko sabihin yung pangalawang topic ko. No, nagdadrive, ayan, kasama ko si brother rin eh. Grabe, no? Papasyalan mo yung mga kaibigan mo. No? Wala naman masama, pumasyal, di ba? Kakapi tayo. Kapi tayo dyan sa BGC at kung may makikreate pa dyan sa parte na Laguna. Kakapi tayo dyan. Tapos naka-top down yung sasakyan. Kwento-kwentuhan. Grabe, no? Inabot natin pandemic. Imagine mo sa buhay. Yung mga ganong kwento. Pare, kamusta yung mga ano mo doon? Ano ba yung in-invest mo nga pala doon? Ganon ang kwentuhan. Kamusta, pare? Kumikita ba yung in-invest mo doon kay ano, ganito, ganyan, ganyan? O, asa ka na naman bumili ng bahay? Gets nyo ako, guys? Wala kang pagsisisihan dito kasi ako naranasan ko yun. Dati, baliw na baliw ako sa networking. Sabi ko, sige lang. Ang daming tumawa sa akin. Ang daming ayaw sumali sa akin. Okay lang. Hindi big deal. Kung ayaw nila sumali sa akin. Ganun ako. Kasi ang katwiran ko, marami pa namang sasali. Kasi tayo minsan mahina eh. Once na nag-decide ka, panghawakan mo yan. Hindi porque mayroong hindi sumali sa'yo, hindi ka tutuloy, tumuloy ka. Madaming tao. Sa larangan ng ganito, kung sino yung dire-diretso, sino yung tuloy-tuloy, na walang hinto ah, yun ang mabilis magkaresulta. Kaya mamili ka, gagawin mo pabuto ng paputol-putol o gagawin mo siya ng diretso. Tatlong taon lang, seryoso. Para hindi mo nararanasan yung inggit. Eh kasi ang hirap eh, no? Nakita mo na, gagawin mo na lang, naka-decide ka na, humihinto ka pa, huwag ka nang pahinto-hinto. Once na sinabing decided ka na, alam mo ba kung ano sa Tagalog yan? Nagpasya. Pag nagpasya ka na, may period na yun. Nag-decide na ako, tapos na. Halimbawa, sa asawa mo, kung sino yung asawa mo ngayon, nag-decide ka na, yan ay asawa mo. Tama ba? Wala bang period? Gusto mo pa magkasawa ng iba? Dapat may period na. Yun yung word. Nagpasya ka na, period na yun. Hindi na siya pwedeng burahin yung period. Sa buhay, ganyan. Maniwala kayo sa akin. Alam nyo guys, marami tayong dapat tulungan ng tao. Dapat dun tayo tumingin. Huwag tayong mabuhay na tayo lang. Pagka kasi ganun ka mag-isip, natutuwa siya. Huwag tayo yung parang feeling natin na buhay lang tayo. Hindi, pamilya ko lang. Hindi, ako lang. Kaya minsan, totoo lang, hindi nagtatapos dun sa pag nabuhay ka, masakit. Mawawala ka naman talaga, lahat naman tayo maglalaho. Ano yung iniwan mong legacy dito sa mundo? Gets nyo ako, guys? Listen to this.
lahat tayo may karapatan kung ano yung magiging decision natin. Basta lagi mo lang tatandaan kung ano yung magiging decision mo, hindi mo to ginawa, 2023, 2024, wala kang sisisihin. Pero wala kang pagsisisihin dito, 2023. Yung gusto mong buhay, nararanasan mo na. At kung mabilis ka, mas mararanasan mo na mabilis. Basta bilang mga mentors, kami, ang pananaw natin dapat, yung pag nakakatulong tayo, iba yun eh. Hindi pa nararanasan na iba. Ikaw, alam ko, nagkaroon ka ng trabaho, naranasan mong tumulong din sa iba o sa pamilya mo. Pero ang sinasabi ko, yung ang sarap kasi ng feeling, kaya pag nakakakita ka ng mga post ng mga top earner, ito dating wala. Talaga, minsan feeling mo, exaggerated yung mga quote doon, etc. Pero ang totoo, iba kasing level yung ganun, yung mga dating naglalakad na ngayon, nakakotse na, dating nakikitira lang kung saan-saan, napapadpad, ngayon may bahay na. Yun ang nangyayari ngayon sa company natin. May nagpapaganda ng bahay, biglang nagulat ka, 20 million mahigit yung bahay. Talaga, dati lang pala siyang ganun. O talaga, dati pala siyang, ito pala yung experience niya sa kapatid niya, sa nanay niya, sa kaibigan niya. Mga ganun. Desisyon pa rin, mag-decide ka para yumaman ka na dito. Mag-decide ka na now na. Alam mo, very simple lang buhay. Nagkataon lang na sa atin yung magandang marketing plan, may magandang produkto. Yung system, hindi to pa bago-bago. Made na yung system. Swerte natin, kaya proud tayo. Second topic, ayan. Anong katapat kung nakadesisyon ka na? Ayun na yung binabanggit ko kanina. Hataw na. Take action. Number two, take action. Ano katapat na naka-decide ka na? Dapat tumodo ka. Huwag kang papayag na wala kang kausap. Yung iba kasi ang dami pang ginagawa sa buhay. Siguro ma-advise ko lang sa iyo sa panahon ngayon. No? Sa panahon ngayon, ha? Idagdag mo lang yung exercise. Hindi na yung, alam mo yun, isang tawag lang kaibigan mo, sama ka naman. Mag-beach lang, sama ka naman. Maraming ganyan eh, yung tinatawag na, ang tawag dyan, delayed gratification eh. Pero yung take action mo kasi, dapat 100% yung hataw mo na, kasi nga sabi ko nga, 3 years lang, wala naman ako sinabi nga, hataw ka bukas, hinto ka eh. Wala naman training na, humataw ka ngayon week na to, next week hinto ka na. Na kapag naka-just for you ka, hinto ka na. Hindi! Walang training na ganun. Tuloy-tuloy. Dapat tuloy-tuloy. Yung action mo, kasi ang sarap eh, no? Namomotivate tayo pag nakakarinig ng training. Ang katapat niya, action na agad. Kasi pagka babagal-bagal ka, yung take action mo dito, hindi 100%. Yung kilala mo, makukuha yan ng iba. May invite ng iba yan. Pag babagal-bagal ka. Kasi may pangarap ka, kung doon ka nakatingin, para mabilis mo makuha, tatrabahuhin mo na. Wala ko sinabing 1 month. Sa 3 years mo, sure ako, iba na ang buhay mo. Kaya dapat tumodo ka. Nagigets nyo ko, guys. Ang take action dito, kung ano command sa inyo ng mentor nyo, anong strategy nyo, anong style ninyo, makinig ka sa mentor mo. Kami, meron din kaming style, meron din kaming ano, pero hindi namin binabago kung ano yung sa sistema ng company. Magga-guide lang ako, ito ang gagawin natin for this month, ito ang trabaho natin. Dahil mga mentor tayo, ito the moves natin, mga ganon. Listen, importante ito. Akala lang natin, kapag nakapag-decide na tayo, tapos na, dapat tinatapatan natin kagad ng trabaho. Paano tayo gagaling kung hindi tayo magtatanong? Paano tayo gagaling kung hindi tayo atin ng training? Kung ano i-command, huwag mo nang ibahin. May command pala si mentor mo. Sundin mo. Lalo na kung may resulta eh. May resulta siya. Sundin mo siya ng sundin. Guys, maniwala kayo sa akin. Minsan, maguguluhan ka sa sarili mo. Yung decision mo, umaalog-alog. Naku, nakakatakot yan. Kaya minsan, yung take action, kahit gusto mo ng tumodo, wala na. Kaya sabi ko, 100% decision, todo ka dyan. Take action, hatawin mo na. Baka ma-invite pa ng iba yan. Hindi tayo pwede babagal-bagal. Dito ang seryoso. Kami, nababanggit namin lagi yung mga mentor. Hindi kasi nakikita ng iba. Nakapagaling mo, nagsasalita kami. Ayaw mag-sink in sa kanila kasi hindi nyo pa naranasan. Kaya nga kami ganito minsan magsalita. Gigil na gigil. Gets? Gets nyo ko?
kasi inexperience. Pero kung maniniwala ka, ako, hindi ko sinasabi maniwala kay sa akin na sinasabi ko, makikinig din ako kay Top 1, 2, 3. Siyempre, nagagawa nila, no? So, kung kayo nakakapakinig na sa kanila, ano pang dahilan para hindi nyo gawin? Mahirap kasi magsalita lang, magsasalita lang kami, tapos iibahin mo pa. Kaya minsan, wala sa amin yung desisyon. Once na iniba mo, guys, huwag nyo sisihin ang company, ang mentor nyo. Kasi mayroon tamang training, gawin nyo na lang. Yung trabaho, andyan naman nag-goal setting kayo, trabahuhin mo na agad. Kasi nga kapag may kabagalan ka dito, masyasya ka, may magic. Yung i-invite mong tao, ayaw na. Ayaw na. Pagugulat ka, yung prospect mo, nakuha na iba. Pagka ganyan ka, wala kasi sisihin. Kaya nga kami, ina-advise namin, mabago mo lang yung, matwist lang namin kung ano yung sa kaisipan mo. Kasi marami na nakakagawa ng kita ngayon. Ngayon, yung kinita ko for January hanggang first week ng, ano, ng February, 100,000 plus eh. Kulang na kulang. Sabi ko, kailangan pa, todo pa. Kasi nga naman, may goal ako. May goal ang buong grupo namin. Alam nyo, very simple. Tayo, pagka yung team nyo may goal, tapatan mo na ng aksyon. Tama naman pala eh, may resulta naman pala mentor mo, sundin mo na siya, trabaho na agad. Okay? Galingan natin mag-invite, hindi naman natin pag-uusapan dito paano mag-invite, tapos na tayo, nakaraang Wednesday yon. Paturo na kayo kagad sa mentor nyo. Mentor, ayoko nang maulit yung nakaraang Pasko namin ng pamilya ko. Baka pwede mo akong turuan. O lumapit ka na agad. Isang take din ng action yon. Minsan, akala lang natin, yung dun lang tayo sa production, kung paano magkaka-pay in. Minsan, hindi natin alam, mali-mali naman yung ginagawa natin. Dapat marunong na tayo ng double check tayo sa sarili natin. Tama ba ginagawa natin? May kausap ba tayo lagi ng 4 to 5 person a day na ka-chat, tapos nag-i-invite ba tayo ng 2 to 3 person man lang a day? Check natin sarili natin. Then, baka mamaya dahil kaya ako binabanggit doon sa portion na yun, kasi baka mamaya, eh ako mentor, invite ako na invite, pero bakit ganun? Pero bakit ganun? Pero kasi laging puro ganun na lang. Alam nyo, nakakalungkot pagka ganun. Tama? Very simple. Lahat kayo may karapatang yumaman. Dapat magawa nyo ng tama yung business. Kaya todo tayo, hatawin mo, paturo ka pa how to invite, tapos yung goal mo, banggitin mo lahat yan. Kasi kaya ako nagbabanggit, tanong lang naman, okay na okay ka ba nung last Christmas? Okay na okay ka ba dun? Kung okay na okay ka, listen to this. Maniwala kayo sa akin. Maniwala kayo sa akin, magbabago ang buhay mo. Kasi minsan hindi natin nakikita yung tayo pa yung sarili natin, yung kalaban natin eh. Alam mo yun, andun na tayo, naka-decide na tayo, tapos nabablock tayo pagka talagang alam mo eh, pero dapat check mo yung sarili mo, tama ba yung application ko sa lahat ng klase ng training. Maganda yung sinabi ni Mentor June at ni Mentor TJ, yung mga trainer, ang galing ng BOD, yung mga ganun. Malupit naman top 1 to 5. Nasa top 1 to 5 naman si mentor ko. Bakit hindi mo siya pakinggan? Guys, believe me, lahat kayo may tsansa. Ang laki-laki ng tsansa nyo. Dahil hindi pa ganun na mape-penetrate lalaki ang networking. Okay, bigyan ko kayo senaryo. Pag hindi ka nakasabay, ito isang magandang advice to. Sa isang company, kapag hindi ka nakasabay sa loob ng 5 years, mapag-iiwanan ka. Yung 5 years na kinikreate ng isang company, yung momentum na ngayon na nasa atin, eksaktong-eksakto 3 years, iba na nga yung resulta eh. Makakasabay ka sa flow, yung alon. Pag hindi ka sumabay, kailan ka sasabay? Kapag wala ka na nakakausap na ganito, by Zoom, by FB, etc., no, guys, dapat buksan nyo yung kaisipan na lahat tayo may tsansa. Kung ano nagawa niya, ano yung kinaya niya, kaya din natin. Trabahong malupet, bigay natin. Tama, no? Basta trabahuhin na natin ngayon pa lang dahil ang katapat ng trabaho, sabi ko nga eh, no action, no result.
tandaan niyo yung word na yan, ha? No action, kahit na nakinig ka ngayon. No action, eh. No result. But take action, create result. Tandaan mo yan. Ay, English yan. Hindi, simple lang. Eh. Ayoko nang paibahin pa para alam niya. Listen to this, guys. Lahat tayo doon ang punta. Kasi aeroplano natin, wala na eh. Take off na eh, no? Palipad na. 5 years sa isang company. Eh. Ang isang kumpanya, kapag hindi naka-take off sa loob ng 3 years, wala eh. Mahirapan. Gets niyo ako, guys? Sana may natutunan kayo, ha? Yung take action, nagkikreate din yan ng iba. Baka kasi ibang action ginagawa mo. Basta I am worldwide ginagawa mo, gawin mo ng tama, umataw ka, makinig ka sa mentor mo, mag-apply, arali mo. Arali mo yung negosyo. Tapos doon ka lang titingin sa pangarap mo. Resulta nag-aantay sa'yo. No action, no result. Take action, create result. Ha? Tama. Thank you sa'yo, Arlene. Kasi alam nyo, wala naman kaming ituturo na para mag-iimbento pa eh. Wala. Wala. Ako, walang aayaw dun. 3 million a week. Sana medyo ganito ah. Kung ngayon ka lang nakapakinig ng mga bagay na yun na pwedeng, ano, halimbawa, nababaliw ka dito sa business na to. Unawain mo yung sinasabi namin. Ako din dati nakikinig lang ako. Pero baliw na baliw kung mangyayari kaya sa akin. Umabot ako sa ganun. Pero sabi ko, hindi pwede. Mangyayari yan sa akin. Kasi pag hindi mo kiniklaim, lalong hindi lalabas yung trabaho at yung resulta na inaantay mo. Kaya matuto kayong mag-claim. Ito ay part ng training, hindi siya galing sa akin. Ibig sabihin, meron man akong kinukwento, experience na lang yun. Gusto mo na magandang buhay, trabahuhin mo na, hatawi mo na ngayon. Kung pangit ang last year mo, tumodo ka ngayon. Dahil nakapag-decide ka na kamo, trabaho lang ang katapat. Lagi niyong tatandaan yan. Ako, yun ang motto ko sa sarili ko. Wala ka naman tinrabaho, naghahanap ka ng resulta. Kaya nga, take action. Kasi no action, no result. Very simple. Okay? Tandaan mo ha. Mamaya, after nitong training, malay mo, magkaroon kayo ng Zoom ng iyong mentor o ikaw, may grupo ka na, i-gather mo sila. I-ano mo, pwedeng bukas, sa isang araw, sabi mo, ito trabaho natin, ito yung goal natin ng grupo natin. Ha? Ang goal natin, guys, ganito. Makinig ka kung nagpaplano lalo yung mentor mo. Alright? May isang daya mo, nahiya na tuloy ako magsalita. Malupit to eh. Naka-BMW. Hi! Mentor. Aryan Fernandez, yan, ano ka nakikinig pa, oh. Isipin mo, daya mo, nakikinig. Guys, doon lang tayo eh. Hindi ka papayag, bakit ka pumapayag? Paulit-ulit, taon-taon, pangit yung taon mo. Eh, doon ako na, ano, nalulungkot ako sa mga taong gano'n. Ako, pag nakaranas ako, katulad tayo, wala naman nang makakatakas doon, no? Lahat tayo, dumanas ng 2020. Ngayon, 2021 na, parang sanay na yung katawan natin. Aminin natin. Oh. Ito na yung normal, hindi na to new normal. Pero gawin mo ng tama yung negosyo para pagtungtong ng December, wapak-wapak yung yung handa mo. Andiyan na, nagpapatayo ka na ng bahay. Hindi ka mo nakapagpatayo ng bahay, may bago kang kondo. At least hawak mo yung hindi pa yung major na pangarap mong sasakyan. At least may sasakyan ka na. Alam mo yun, kasi kung kukwentuhan kita ng matataas, high-end na sasakyan, tapos trabaho mo, hilaw. Trabaho tayo. Todo tayo. Para naman lahat tayo masaya sa Pasko. Okay ba yon? Dapat ganun ha. Okay. Matuto rin tayo, pangatlo. Analyze result. Ganito siya eh. Alam ko may mga mentor kayo. Sa buhay mo ba nang hindi ka pa nag-IM worldwide? Pangatlo to ha, yung analyze result. Aralin mo yung meron kang ganun sa sarili mo na nag-analyze ka. Kasi doon tatakbo yung trabaho mo eh. Paano mo siya hahatawin eh? Itong ina-advise ko sa iyo, imaginein mo na lang to. Ano ang buhay mo sa 2024? Sige, sagutin niyo ako. Sige ah. Banggitin niyo, sige. Mas maganda, natututo ka. Yung sinasabi ko kanina, yung nagpa-participate ka, nakapag-decide ka, tatrabahuhin mo to.
gusto ko matuto kang mag-analyze kasi binigyan tayo ng ganyan ng Diyos pero hindi mo ginagamit. Totodohan mo to, tatrabaho tayo, believe me guys. Ako kasi nung una, ganyan ako eh. Basta, mabibili ko yan. Basta, ganito na kinikita ko niyan. Sa 2024, sasabay ka ngayon ha. 2021 ngayon eh. Pero ang trabaho, hindi 2022 ha. 2024, resulta na pinag-uusapan natin. Analyze result. Na kapag sumabay ka, tumodo ka, would you mind na dapat ang isip natin, lahat tayo, eh, mas mataas pa sa diamond? Guys, alisin niyo yung mga ayan, katulad niya, may mga nababasa akong ano. Who cares? Kung ano sabihin nila. Oh, yeah, very good sa iyo, Noel. Nakaka-motivate 'to. I am 2 million per week. Yeah. He's the man. Yun eh. Kasi pag ikaw ayaw mong umalis sa comfort zone mo, wala kang mararating kasi yun ang decision mo. Itong training na 'to, magdudulot 'to ng magandang resulta sa iyo. Kapag in-apply mo. Kasi pinag-uusapan lang nga natin dito, realidad na lang. Tama ba ako? 2024, may maganda kang bahay. Nasa maayos na higaan ang buong pamilya mo. Aircon lahat. Centralize. Hanggang gusto mo hanggang CR. Hindi ako nagbibiro. Why not? Meron nakabalagbag na kotse doon sa garahe mo, apat man lang. Para may choice ka. Naiisip mo kung anong gusto mong gamitin. Mag-SUV muna. Ay, Linggo pala po tomorrow. Pakiready yung susi ah. Baka gamitin ko yung Ferrari ko bukas. May papasyalan ako kaibigan, yung ayaw sumali. Dapat ganun tayo mag-isip. I-analyze mo yung magiging resulta mo kapag nakapag-decide ka at alam mo na mga hataw ka, then walang no doubt, kumbaga no doubt sa kumpanya, yung system made na ang dami na kasi yung mga diamond ngayon at si Blue Diamond, iba na buhay nun. Kasi kami na yung Blue Diamond. Ikaw, anong diamond ka ba? 2024, maganda ang nagaantay sa atin. Kapag ayaw mong umalis sa comfort zone na tinatawag na yung buhay mo 2020 nga, 2019 pa lang, pangit na yung Pasko nyo, ng pamilya mo. Hindi ko sinabing yung pangit, literal pangit. Yung hindi mo nabigay, yung alam mo yun, hindi mo nabigyan mo ba sila lahat ng regalo? 2019, 2018, paulit-ulit, kasi bakit? Takot ka. Natatakot ka. Meron namang guideline ang pagiging member or distributor dito sa ating company para ma-achieve mo yung gusto mo. Dapat ganun ka mag-isip. Oh, very good, Maricel. Time freedom. Ano gusto mo habang buhay ka na lang pagod sa katatrabaho, reklamo ka na reklamo dyan sa boss mo, sa manager nyo. Ayaw mo na maumalis. Ang I am worldwide, malayo ang nakikita ko dito. Malayo. Pag sinabing malayo, madrami ditong magiging successful. Imagine 96 millionaires in just 3 years. Sa 2024 plus 150. So sabihin na natin, ilan na yun? 240 na yun? May get, no? Oh, come on. Kasama ka kaya doon? Kasama ka kaya doon sa binabanggit ko? Dapat i-claim mo yun. Ngayon, kung kasama ka, humataw tayo bukas. Tumodo tayo. Sabi mo, nakadecide ka na eh. Sa mga takot po mag-decide, hindi ko kayo pinipilit, pero huwag nyo pong sisisihin ang mentor nyo, ang company, o itong training na to. Kasi itong training na to, isa lang siyang guide na pwede mong i-push yung sarili mo. Huwag kang magpa-push sa iba. Kasi kung yan ang gusto mong buhay, walang masama doon. Pero huwag tayong magpaka-ipokrito. Kaya tayo lahat nandito sa IM, lahat tayo may gustong magandang buhay. Tama ba? So, ganun lang. Analyze result. Kaya ako nagkukwento ng ganun kasi yun yung magiging resulta natin. Isipin mo magpapantra ng company, no? Grabe. 350 supercar ang tumatakbo dyan sa Subic. Tapos di ka na naman kasama. Dapat sama lagi. Kasi mangyayari. Yung iba, ayan, no? Sige, house and lot. Trabawin mo na ngayon yan.
Lahat tayo gusto natin yan. Kaya alam mo, simple lang naman ang networking. Simple lang ang I am worldwide. Dito, hindi ka lang magpapakipokrito. Tatanggapin mo lang yung realidad na pwedeng mangyari sa'yo. Then, i-analyze mo kapag hindi mo naman siya ginawa. Dapat marunong tayo mag-imagine. Ayaw mo ba nung apat yung ATM mo? At least may tigta 3 million o 4 million bawat ATM. Na kahit wala kang dalang pera, at least, di ba? Kahit saan ka mapagpag, dapat ganun mag-isip. No? Tama ba? Kasi ito pinakamahirap at pinakamasakit kung hindi ka marunong mag-analyze ng result. Bakit ka mo? Resulta ang pinag-uusapan dito. Kasi pag hindi mo ginawa, tingnan mo ha, pwedeng kumikita ka. Makinig po kayo ha, pwedeng kumikita ka. Sabihin natin 100,000. 200,000. Doon sa kung ano man yung pinagkakabalaan mo. Pwedeng nakakain mo rin yung gusto mo. Ako, lagi ko itong ina-advise eh. Pag may nakakausap ako ng personal. Lagi ko sinasabi, kahit manager nakakausap ko, sinasabi ko, sir, pwede naman. Pwede naman masarap ang kinakain. Lalo na pag sweldo nyo. Alright? Pag sweldo nyo, makakakain naman kayo ng steak. Pero sir, kaya mo bang atimin yun? Na habang kumakain ka ng steak, dahil nasa labas ka, sumweldo ka, malaki sweldo mo, 100,000, 200,000 pag gusto mo. Na habang sumusubo ka, how sure na talagang yung feeling na kumakain ka ng masarap? Nasa labas ka eh. Sumweldo ka eh. Pagdating ba sa bahay nyo, na-imagine mo ba nanay mo, pareho kayo na kinakain ng masarap? Yung anak mo, pareho ba kayong tumitikim ng masarap sa mga oras na yon? Bibili kang sapatos, pero sila hindi mo nabilan. Maliliit na bagay lang to. Small things lang to. How sure na masarap nga kinakain mo? Eh, gumigimik ka. Kasi sumweldo, part naman natin. Kailangan mag-unwind naman tayo. Eh, yun man nga nasa bahay mo. Same ba kayo na kinakain? Then, nakapag-enjoy ka, nakatikim ka. Eh, sila. Same? O baka one time a month lang yun. Pwede naman palang 3 times a month kumakain ng masarap. Tapos puro gulay. Yung mga ganun ba? Kasi pag hindi mo ginawa, analyze mo rin yung magiging resulta mo. Sumali ka lang ba dito? Ano ka pamparami? Basta member ako ni IM World 2019, 2018. Nagkukwento ka pa, no? Uy, successful na yung kaibigan mo, ha? Di ba IM Worldwide ka rin? O, ayan. Ito yung mga dapat mong nai-imagine. Anong gusto mo? Mamili ka dun sa dalawa. Uy, grabe yun, no? Si Jun, no? Halimbawa, ganun, no? Grabe yun si Jun, no? Di ba kapareho mo yun? Kapareho mo ng IM Worldwide? Hanip yung sasakyan niya ngayon. Ha. Nakita ko yung checking niya. Grabe, 300,000 isang linggo. Ikaw ba, chumichecking kang ganun? Oh, ayan na. Ayan na, matatanong ka ng ganyan. Ibabalik sa'yo eh. Dahil alam, IM Worldwide ka eh. Uy, IM Worldwide siya, no, di ba? Napapatayo siya ng bahay ngayon. Di ba IM Worldwide ka rin? Gising. Yan ang analyze result. Gets nyo ako, guys. Nagigets nyo ako. Maibabalik sa iya. Kasi pag hindi mo ginawang seryoso to, at di ka totodo, hindi mo aaraw-arawin. Hindi mo ina-apply, in short, ang training. May magtatanong sa iyo sa mga future. 2022, 2023, ayan na, kakalabitin ka. Uy, kamusta na? Uy, nag-member ako ng IM Worldwide. Di mo na kasi ako ini-invite. Ayan na. Nabili ko nga yung kotse ko. Gaganon sa iyo. Eh, hindi ka seryoso. Di ba? Gaganunin ka at may kakalabit sa'yo. Uy, IM Worldwide ka pa ba? May product ka? Hindi na ako active eh. Ang sakit. Nakakalungkot. Baliw na baliw ka lang sa simula. Analyze result. Kapag tinuduhan mo to, ano future natin? Kaya sinasama kita sa kaisipan na ganun. 2023, 2024, nagpa-panran tayo. Panran tayo. Yung gustong sumabay. Yun ang tamang result. Doon tayo mag-analyze. Kasi 2023, iba na. No? Baka naka-helicopter na. Baka may helipad na to si Top 1. Dapat ganyan ka mag-isip. Hindi bitin-bitin na parang mangyayari. May nangyayari na nga, matindi nangyayari. Ayaw pa natin laki. Sabi nga, big dreams. Or dream big. Yung iba kasi, ang liit mangarap. Yun ang problema.
Tandaan mo, pag ginawa mo ng tama ang negosyo, araw-araw, yung binabanggit ko sa yung mga taon 2023, 2024, iba ka na noon. Sure ako masaya ka noon. Iba ang ngiti mo noon, baka mapunit. Dahil tama yung training. Pero matuto rin tayo mag-analyze ng result na kapag hindi natin ginawa at hindi tayo seryoso, nagbabaliw-baliwan lang tayo. Baliwala, erase mo na lahat ng pangarap mo. Magtataka ka. May kakalabit nga sa'yo. May te-text sa'yo. Uy, sa akin ka na lang. Hindi ka na active, di ba? Uy, grabe ha, may resulta ako ngayon. Sa akin ka na lang. Nakuha ko na yung resulta ko. Akong bahala sa'yo. Isipin mo, member ka na, inviting ka pa. O, yan yung mga i-analyze result mo. Ah, masakit nun ha, kung baliw na baliw ka na, nag-worldwide ka. After 2 to 3 years, nakuha ng mga kasabayan mo, yung pangarap mo, bahay man yan o kotse, ay hindi ka na, ano tawag sa'yo dun? Hindi ka na baliw nun. Kasi nung nakita mo I am worldwide, baliw na baliw ka. Ano mangyayari sa'yo sa 2023? Analyze result. Hindi ka na baliw nun. Buwang ka na nun. Mabubuwang ka. Ano nangyayari sa akin? Sino na naman na nag-command ng utak ko? Naka-decide na ako eh. Sabi ko na nga ba po. Yun. Puro na lang. Sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba? Sabi ko na nga ba? Huwag na tayo makinig sa iba, ha? Makinig ka sa nag-IM worldwide, lalo na sa mga kumikita. Napaka-importante nitong training na to, na ngayon nakapakinig ka, tatlong topic pa lang. Tatlong topic na yan, very effective na yan. Matuto lang tayo mag-analyze result. Wala akong sinasabi na hindi mo magagawa. Sinasabi ko nga, magagawa mo. Kung nagawa nila, magagawa din natin. Tama ba? Kung nagawa nila, magagawa din natin. Dahil pag nasa diamond na tayo o blue diamond na tayo, eh naku po, wala na yan. Ilan na crown alpha mentor? Boom! Tapos, no, na-excite ako. Sino kaya? Katulad yan. Sure ako yung maglalabas ng kotse na to. Matindi mangarap to. Matindi magtrabaho to. Matindi to. Kaya tayo, pa-easy-easy. Ayan. Pangarap mo, nakukuha tuloy ng iba. Mag-practice ka sa buhay na huwag kang pumapayag na may pangarap ka, iba ang kumukuha. Kasi dapat ganyan tayo mag-isip eh. Bakit? Isipin mo, member ka rin naman. Distributor ka din naman. Pare-pareho lang tayo. Ako gusto ko lang makita someday. 2024 nga, yung binabanggit ko, na 350 supercar. Nakapaligid yan no, sa Philippine Arena. Dahil doon ang start, ano natin. Doon tayo yung mag-eyeball tayo doon. Grabe kasi doon lang pwedeng pumarada yata ang 300 plus na supercar. Hindi pwede sa Taguig o sa BGC. Hindi pwede sa Quezon City o parte ng Manila. Imagine that. 2024, 300 super o 350 supercar. Hindi ka kasama. Dalawa lang naman eh, sa result eh. Analyze result. Pag di mo ginawa, ano resulta? Kapag sumeryoso ka, ginawa mo, ano rin ang resulta? Dito ako. Okay, dito ako. Analyze result, dito ako. Hindi dun sa isa. Malinaw po ba? Kasi dapat ganun tayo mag-analyze ah. Matuto po kayong gamitin natin yung vision natin. Nag-iilusyon. Kasi binigyan tayo ni Lord ng ganyan para magamit mo ng tama. Ang problema, kaya maraming hindi makuha pangarap nila, sila mismo ang kumokontrol sa utak nila na wag nilang gawin makuha ang pangarap nila. Nakakalungkot, may pamilya pa naman, hindi ka nangangarap. May mga anak ka, hindi ka nangangarap. May nanay, tatay ka na buhay pa para makitang successful ka. Analyze result pa rin yun. Ano ba gusto mo? Nagka-resulta ka, pero wala na nanay mo, wala pa tatay mo. Nagkukwentuhan lang ha, sorry ha. Wala na akong nanay, wala na akong tatay, pero nakita ng tatay ko yung mga kotse ko. Yung kung saan na ako napupunta, syempre nakakapag-abot ka. Nakapunta siya sa bahay, bago siya mamatay, itong pinagagawa ko, nakita niya. Hanggat buhay ang magulang mo, tumodo ka para makita nila yung pagiging success mo sa pinasok mo. Kasi ang masakit,
ano ka, dyan na naman si Blue Diamond. Hi, Blue Diamond! Grabe ka, idol ka talaga. Swerte nyo, mentor nyo si Ian. Dapat pala nagpako. Dapat dumugtong na lang ako sa iyo. Hindi. Happy ako nandyan ka. Blue Diamond, thank you sa iyo. Meron kami, pinagmamalaki ka namin. Guys, dun tayo tumingin ha. Tayo may nanay, tayo may tatay. Pag tayo lalamya-lamya tayo, huwag nang tayo ano. Binabaliw mo na nanay tatay mo, sabi mo yayaman ka sa IM, pero di ka tumutodo. Hanggat buhay sila, maganda makita nila yung magiging magandang buhay mo, yung future mo dito. Kaya kung ako sa'yo, gawin mo na ng tama. Yan ang isang, pag nag-analyze result, hindi porque alam ko na yan, analyze result. O analyze mo, ano na nangyayari sa'yo, ilang taong ka na. Hindi mo pa nakukuha yung mga pangarap mo. Alam nyo ba, ang hirap din mag-training sa online. Ako, ngayon lang ako palibasa, sinasanay ko na yung sarili ko. Minsan, nagpipigil pa kami ng mga bagay-bagay na gusto namin sabihin. Para, hindi ko alam ha, yung iba pwedeng maano nila. Baka maano nila at tawag dito, nag-iisip pa sila yung wala yung paniniwala sa utak nila. Kasi yung nagkukumand sa atin yung, alam mo yun, ikaw yan eh. Basta ako, doon ang punta ko kung nasa si top 1 natin. Siyempre, yun ang gusto natin dapat. Claim mo yun. Ang katapat trabaho, todo tayo. Wala mo ng teka-teka. Sabi ko nga sa iyo, hanggat may mahal ka sa buhay, paramdam mo sa kanila yung masarap na buhay. Kanina, Blue Diamond, ha? Kala mo, hindi kita nakita. Ha? Nagsasamyupsal ka doon, ha? Sarap nun, ha? Sana pinadalan mo ako. Deserve mo yun. Grabe, no? Alam mo yung sarap nun, no? Kasama mo may buong pamilya mo, nag-i-steak kayo. No? Sarap, eh, no? No? Sige ka, analyze result. Doon sa tama o doon sa magiging resulta mong hindi ka nag-decide. Analyze result. Magandang buhay ang nag-aantay sa'yo. Kung ako sa'yo, huwag kang papaiwan, tumodo ka. Okay? Sabay-sabay tayo para lahat naman tayo. Wow! Okay ba yung andyan pa ba kaya si Blue Diamond? Grabe no, nakalambo kami. No? Pero nakasunod kami sa'yo. Kasi naka-chopper ka eh, no? Sure ako naka-chopper na si ano? Si si Blue Diamond natin, si Mentor May. Grabe. Kaya kayo, huwag kayong, alam mo yun, mangarap kalakihan mo na. Okay, naku po. Ang ganda ng sistema, lahat. Wala naman tayong tanong sa company. Perfect. Wow! Binigay talaga to sa atin ni Lord. Kaya guys, galingan natin. Actually, yung pang-apat natin is making adjustment. Pang-apat natin, making adjustment. Kapag hindi tama ang ginagawa mo, dapat meron tayong sarili. Ha? Na alam natin, check. Check mo, double check ka. Kasi ikaw yan eh. Pero pag na-check ka rin ng mentor mo, magpa-check ka. Paano yun? Pag, kasi ganito eh. Pwedeng hataw ka. Pero kung may mali kang ginagawa at nakikita yan ng mentor mo, o meron mang kulang, hindi ka lang niya madiretso para turuan kang mag-adjust. Magpa-adjust ka. Magpa-adjust ka. Tandaan mo, ang isang sasakyan, makinig kayo ha, ang isang sasakyan, wala namang buhay ito, sasakyan. Yan, kahit anong ganda niyan, makinig kayo ha, listen to this guys, may matututunan kayo. Total, nababaliw naman tayo sa ating company, no? Tumatakbo yan, lalo na pag supercar. Eh, wag muna tayo supercar, isang sasakyan, na kapag ka tumatagal, 6 months, 1 year, pinache-change oil yan eh. Pinare-realign yan eh. Nilalagyan ng adjustment lahat yan. Ewan ko, yung iba kasi sanay dito yung nagpapacheck lagi sa kasa ako, nagpapacheck ako eh. Yung dun siya iaayos, yung alignment, change oil, brake fluid, radiator, lahat. Although sasakyan siya, sa buhay ganun din para din tayong sasakyan. Kailangan malangisan ka. Kailangan ma-realign yung gulong mo. I-check, double-check mo yung brake pad mo. Ganun yun. Pag ginagawa mo ang IM Worldwide, pag hindi tumatama yung gusto mo sa goal mo, lapit ka na kagad kay mentor. Mentor, tulungan mo naman ako. Walang masama, lapit lang. Mentor, tulungan mo naman ako kasi ano ba gagawa ko? Kailangan ng adjustment, I mean. Kapag ka tama naman ang ginagawa mo, wala ka naman dapat i-adjust. Tama eh.
Sa mga hindi, parang ganito. Ang goal mo 100,000. Isang taon, ay isang buwan. Dahil bago ka pa lang, no? Sumabay na dito yung 1 year na. Dapat yung 100,000, kung 1 year ka na dito, dapat na titikman mo na yun. What I mean is yung kung 100,000 ang ginugol mo, 1 month, hindi tinatamaan. O dati mo na siyang tinamaan, sige, doon tayo sa dati mo tinatamaan, nagwa 110 ka, 120, 150, tapos biglang bumaba. Make adjustment. Kailangan ng adjustment. Mag-a-adjust ka, lalapit ka, lalo na kung maganda na resulta ng mentor mo. Kasi pag hindi tayo marunong mag-adjust, hindi ka makakatawid ng diretso. Imagine mo yung sasakyan, no? Hindi naka-realign yung sasakyan niya. Tingin mo makakadiretso siya, mapupuntahan niya, wala yun, baka bumangga yun, no? Kaya marami na nagaganito, hindi kagad nag-a-adjust. Na bumabangga. Maraming klase ng sample. Marami rin akong alam, no? Naku po, yung halimbawa, nagka-kotse na, nawala pa yung kotse. Yung parang ganun lang, sample lang naman. Kasi hindi kagad nakapag-adjust. Ako, ayoko mangyari. Hindi nga ako onliner. Ano ginawa ko? Sabi nga nila, if you can beat them, join them. Unang-una, sasabihin ko sa inyo, hindi ako onliner. Pero ano gagawin ko? Kaya nag-adjust ako. Yan ang ibig ko sabihin. Kung hanggang ngayon hindi ka nag-a-adjust, nagtataka ka, 6 months ka na, hindi ka pa rin kumikita. Baka, ano bang gusto mong katok? Para kumita ka. Kasi hindi nga natin ma-apply yung dati natin galing. Guys, sorry ah. Kailangan nyo maintindihan yung sinasabi ko na minsan sa buhay, kailangan may adjustment. Nare-realign naman. May training, may guidance ka dun galing sa mentor mo, magpa-mentor ka. Very simple eh. Huwag tayong mag-ano yung parang, hindi, kaya ko na. Nagawa ko na 150. O talaga, hindi mo na pala mabalikan. Importante to sa business natin. Pero pag tama ang ginagawa mo, bakit ka mag-a-adjust? Huwag. Halimbawa, ang mentor may natin, ba't siya mag-a-adjust? Ina-adjust niya, papuntang ano mo pa yun, mag-improve pa. Doon siya siguro nag-a-adjust. Pero yung mag-a-adjust siya, bakit? Ang nag-a-adjust, yung nakapunta na doon, nakatikim na ng 150 to 200,000 isang buwan, tapos bigla na lang nag-60,000. Adjust ka na. Ano ginagawa mo dyan? Eh, yung hindi pa kumikita, 6 months na yun. Eh, mag-adjust ka na. Ngayon pala, 6 months ka na pala, hindi ka pa rin kumikita. Eh, yung mga 1 month pa lang po, sir, Mentor Drex. Eh, kung 1 month ka, i-apply mo lahat ng narinig mo, itama mo pa, gawin mo araw-araw ang negosyo, mag-decide ka na, hatawin mo, tumodo ka, yung mabaliw na nag-a-analyze tayo, tuloy mo lang yan. Mangyayari kasi yun sa'yo. Then, kapag kumikita ka na, dapat ini-improve mo lalaki yung ginagawa mo. Ganun ang networking. Hindi pwedeng, yung iba kasi, naka-just for you lang, ay nagumalaw. O, hanggang ngayon, ilan lang tao mo? 6 pa rin. Kasi bakit? Hindi ka nagumalaw eh. Naka-just for you kami, dalawa. Tapos may isang silver. 6 na buwan na. Kasi akala mo gagalaw, ganun pala tong neto. Hindi, kasi wala naman sinabi. Baka mamaya hindi mo kagad sila nag-guide. Kaya nga iba yung training doon, nag-goal setting, mga ganyan. Basta importante yung topic natin ngayon. Pag to, nagamay mo to, believe me guys, magiging madali ang flow sa'yo. Hindi ka mahihirapan. Oh, nakapasok isa nating kaibigan. Master ka dyan. Kaibigan natin. Isang malupit na mentor. Principe de Villiers. Guys, very simple lang. Alam mo, pag na-perfect mo to, sobra to, tuloy-tuloy to. Ako, wala until now, ginagamit ko pa rin to. Although naka-decide na ako, no? Hinahataw ko siya ngayon. Siyempre ako, binabaliw ko yung sarili ko. Pero yung adjustment, siyempre, ginagawa ko yan every month. Siyempre, pag hindi umi-effect, guys, tatawag ako meeting, ganun lang. Kaya nga, kahit nagsimula ako mag-isa dito, masaya ako. Kasi hindi dahil alam kong gawin. Kasi wala namang formula. Itong tinuturo ko sa'yo, pamamaster ko lang sa'yo, alam mo yun, kulit nito si Ipe. Maniwala kayo sa akin, magiging mabilis ka dito. Kasi, ako nagsimula mag-isa, bakit 1,000 plus na? Baka mabagal pa ako.
Baka mabagal pa ako. Wala naman akong kasama. Gets nyo ko? So, galingan natin, i-apply mo to, pero hindi porque alam mo na siya, nagsulat ka, tama no, nakapag-decide ka, bumanat ka, nag-take action ka, nag-analyze result ka, then yung mga adjustment, ginagamit yan kapag tama ginagawa mo, i-improve mo, yun ang adjustment mo doon. Siyempre, sino may ayaw nung 1 million a week? Ang kulit ng top 1 natin, no? Grabe, no? Ako, talagang pinagmamalaki ko ang ating top 1 na blue diamond. Imagine mo, hindi ko ma-imagine yun eh. Laglag ako sa upuan, 900,000 a week. Hello? Proud tayo. Walang ganyang ibang company na 100, ay nako, almost 1 million a week. Kaya dapat proud tayo dahil yun ang future natin. Analyze pa rin yun. Doon ang punta natin. Adjustment, gagamitin yan. Magpa-adjust ka rin sa iyong mentor, pa-adjust kay, alam mo, lalo na i-upline mo, magaling magplano. Wala, wala kang gagawin. Itong training na to, magagamit mo to, hindi para mamaya iti-training mo sila. Wag. Ito, gamitin mo muna sa sarili mo. Kapag may tao ka na, sabihin natin 20. Pag may tao ka ng 20, yes, pwede mong gamitin to train. Hindi mo maipuprove o maipuprove sa kanila na effective tong training na to kung hindi mo pa naranasan. Isang advice yun. Gagamitin mo tong training na to pag na-experience mo na at nangyayari na sa'yo. Okay ba yun? So guys, maraming salamat. Sana may natutunan kayo. Ako, naniniwala ako. Meron kayo natutunan. Yung nagustuhan nyo, i-apply nyo. Believe me guys, walang imposible. Gawin natin ang tama negosyo. Masaya tayo na ganito nangyayari sa company. And kung sino man yung papasok na yun sa ating company, o kung sino man yung magkakakotse na yun, grabe no? Grabe. Congratulations to you, advance. Kasi syempre, proud tayo na sa company natin, no? Lupit, no? So guys, decide, take action, analyze result. Nabaliw ka talaga. Basta gawin natin tama. Doon tayo doon sa kakabaliw. Kasi mangyayari sa atin. Then yung adjustment. Make adjustment kapag ka hindi nagiging maganda. Dapat matuto kayo may weekly adjustment. Ulitin ko, may weekly adjustment or pwedeng monthly adjustment. Pag may meeting, pinatawag kay mentor nyo, makinig na kayo sa kanya. Okay? So guys, with that, maraming salamat. God bless you all. Eh, manatili kayo na humahataw kayo 2023-2024. See you at the top. Okay? So, God bless you. Guys, amazing morning, everyone. Hanip. Yes. Loko ka. Principe de Villiers.